panahon ngayon, importante po talaga mga kababayan na i-check na ang inyong mga labels. No? We always have to check the labels sa lahat ng bagay kasi kinakailangan din natin yung mga pagkain po natin ay dapat ay tinitingnan natin kung kamusta yung nutritional values. Marami po kasi sa atin ang mga hindi pa naiintindihan kung paano nga pa talaga marami din po kasi tayo mga tinatawag na mga hidden enemies kung tutuusin. Yung mga hidden enemies natin dyan, yung mga hindi natin alalaman na kasama pala doon sa mga pagkain na ating kinakain na right off from our shelves. So maganda, no? Pag-aralan natin paano nga pa ito binabasa. So pwede nyo basahin yan from top to bottom. Makikita nyo dyan, makikita nyo dyan sa unang bahagi dyan kung ano yung number ng servings. At saka yung serving size. Serving size. Okay, po dyan. Kunwari, nakasulat dyan. Serving size ay 2 piraso. Or dalawang, sabihin, huwag naman 2 piraso. Siguro dalawang cups. No? 2 cups, kunwari, ng isang food pack. Kaya katulad, nakikita nyo dito sa ating TV screen. Makikita nyo po dito ay merong medyo baba na yun. Pero doon sa taas, makikita nyo po dyan, number of servings na nakapaloob doon sa isang pack. Kunwari, sa isang pakete, nakasulat po dyan ay number of servings ay 2 servings. So, ibig sabihin, kapag ka na, pagkakita mo po, no, yung, pagka naubos mo yung isang pakete, 2 servings yung nakain mo. Tapos nakasulat times din dyan, yes, times 2, nakasulat din dyan yung number of servings per container. Okay? Nakalagay dyan, number of servings per container. O pwede rin yung ganon. So, yon. And then, yung serving size, nakasulat po dyan kung ano yung size ng isang serving mismo. So, kunyari, ang sabi dito ay ang isang serving ay isang cup nga. So, isang cup lang yung isang serving. Pero, kunyari, yung buong pakete nakasulat ay number of servings per container ay 2. So, 2 na yung nakuha mo kapag naubos mo ito. Ito, nakalagay dito, amount per serving. Okay, so dyan po, pwede rin na nakasulat dyan ay amount per serving or parang yung nakasulat dyan kung ilang servings yan per container. So kapag naubos mo yan, yun yung dami ng servings. And then, makikita nyo rin dito yung calories, nakasulat dito sa screen natin. Yung calories and then calories from fat. Okay, so dyan makikita natin kung gaano kadaming calories ang makukuha mo sa isang serving. Okay? Kalagay dyan, makukuha mo kung ilang calories per serving. Okay? And then, makikita talaga yan. Unang-una. Oo, dapat tingnan nyo yan. Lalo kung nagka-calorie count po tayo. Mahalaga kasi sa panahon ngayon na nagka-calorie count kasi rampant po talaga yung tinatawag natin na obesity. Okay? And then, when you are a little bit on the heavy side, dyan papasok yung mga sakit, no? Yung mga sakit na linked sa ating mga katawan. No? So, ito, makikita nyo dito, binabasa niya kung ano yung nakasulat dito yung mga total fat, saturated fats, trans fat, cholesterol, sodium, total carbohydrates, dietary fiber, sugars, protein. So nakasulat dyan, no? Yun po mga nabanggit natin, yung tatlo dyan, yung total fat, carbohydrates, and protein. Yan po yung tinatawag natin ng mga macronutrients. Yan po yung nagbibigay ng energy sa atin. Yan po yung nagbibigay ng calories sa inyong mga kinakain. And then nakasulat din po dyan kung ano yung mga numbers ng daily value. So, ibig sabihin, yung daily value po kasi ay kung per serving, sa isang serving po, ilan percent yung makukuha mo sa requirement mo. Kung kayo ay nasa age mga 19 to 29, 19 to 59, na mga working class, and then around 2,000 calories. Okay? Around 2,000 calories, yan kasi yung requirement usually ng mga tao. So, yan, nakasulat dyan kung gaano kadami ang daily values na nauubos po ninyo sa loob ng isang pakete na yan kung uubusin ninyo yung isang serving. So, again, per serving po nakasulat yung daily values. Per serving din po yung makukuha ninyo na total fat, total cholesterol, carbohydrates, proteins. Ang kinakailangan natin pag-ingatan dito po mga kasangbahay, yun pong mga hindi magaganda na mga nalaman ng mga pakete. So nakasulat dyan yung mga saturated fats. Okay. Yan. So ito po yung mga saturated fats at saka trans fats.
Ito po yung mga tinatawag natin na mga hindi magagandang uri ng taba sa ating mga pagkain. Ito po kasi yung link, no? Nakita po kasi yung link sa mga pag-aaral ng mga trans fat and saturated fats sa ating mga heart diseases and even obesity and even hypertension, even your diabetes and cancer. So ang ayaw natin ay masyadong marami niyan. So kapag ka tumaas, no, kunwari ito 12% na. Yes po. Tatanungin nila, eh bakit ganun, nakakasama pala, ba't nilalagay pa yan? Ayan, so nakakasama pala, bakit nilalagay pa yan? Mabuti nga po inilalagay yan. Mabuti nga po inilalagay yan. I mean, bakit nilalagay, bakit may trans fat, bakit may saturated fat? Okay. If pwedeng iwasan, so usually, o, pwede ba alis po na lang ilagay sa food kung masama pala? Yes. So usually, nakalagay yan dyan sa food label to warn everyone. Oh, may trans fat to, may saturated fats to. Magpasalamat nga po tayo na may nakasulat dyan. Pero kung bakit nakalagay pa yan dyan, eh kasama po yan sa proseso ng paggawa ng pagkain. Sa paggawa ng ng mga kumpanya ng mga pagkain na isinuserve sa atin. That's why it is very important that you check the label. No? Kinakailangan po, lalo kung kayo po ay may history sa pamilya na mataas ang antas ng blood pressure, kayo po ay may history sa pamilya na mataas din ang antas ng pagkakaroon ng sakit sa puso, kung kayo po ay may history sa pamilya na mga may diabetes at cancer, iwasan niyo po yung mga pagkain na may mga nakasulat na saturated fats. Yes po. Ako din sana may katanungan regarding dun sa tanong ni Ate Beth. Ano, meron bang pagkain na walang trans fat? O parang lahat halos? Lahat halos ng mga processed foods. Ano po? Especially yung mga pastries, donuts, yung mga yan. Ano po? Na gumamit ng mga shortening, mga mark, mga yan. Yan po mga yan ay mayroong trans fat. However, kapag ka more of whole foods yung kakainin natin, wala pong trans fat yung mga yan. Usually, wala silang trans fat. Ang problem kasi natin sa trans fat, ito kasi yung ginagamit halos ng mga companies sa paglalagay po ng mga tinatawag na mas mahaba yung shelf life na vegetable oils. Yes. Okay? Mm-hmm. Kasi yung shelf life nila mas hahaba. Mas matagal yung pupwede na mag bago mapanis. Yes, oo. So that is the detrimental effect of that of our food sa ng ating pagkain na mayroong mga trans fat. Pero kung makikita ninyo, no, mga nakasulat usually sa labels 0 grams trans fat. We also have to be wary of that. Okay. Ang ibig sabihin ng 0 grams trans fat, maaring wala talaga na trans fat or mayroong trans fat, pero 0.5 grams lamang siya per serving. So kung makakasampung serving ka niya, tataas din yan. Diba? So tataas din yan. Sa isang kainan. Pero kung makasampu ka niyan, so tataas at tataas din yan. So ibig sabihin, kinakailangan din nating tingnan yung mga nakasunod pa dun sa labels natin. Kinakailangan din po nating tingnan yung mga nasa baba ng labels natin.